Hello, Biaros! Welcome to Travel Music and Meet TV. And for today's vlog, pag-uusapan natin kung paano nga ba ako nakapasok sa mundo ng cruise ship. Eh, hindi naman ako H&M graduate. Kala kaya natin yan. Check this out. So, information lang guys, hindi talaga tayo HRM graduate. So, graduate tayo ng Bachelor of Business Administration sa Polytechnic University of the Philippines dito sa amin sa Cavite. At first choice ko talaga dati na mag-HRM. Pero kasi nung time na yun, wala talaga kaming pera kasi gusto ko talagang pumasok noon is sa CAPSU sa dito sa Indang, yung main campus dito ng Cavite State University. Pero yun nga, nang dahil lang sa pera at medyo tight kami sa budget nung time na yun, napilit lang pumasok sa PUP. We're in 12 pesos lang ata per unit. So dito na lang pumasok at napili ko yung Business Administration. Second year college ako nung nagkaroon ako ng idea ng pagtatrabaho sa barko. At ang airpod ko ang mismo nagsabi sa akin kasi may mga kaibigan daw siya na nagtatrabaho sa barko, hindi ko lang kung cruise ship or sa tanker. So bago yon kasi naisip ko magpulis kaso ayaw niya, kaya inoffer niya na magbarko na lang ako. At nakikita niya siguro nung time na yon na malaki ang kita sa pagbarko. After college, pinasok ako ng airpod ko sa Kailadla Bay Beach Resort kung saan may kakilala siya si Sir JB. So nung pumasok tayo doon, syempre zero knowledge tayo sa HRM, kaya tinraining muna nila ako. And then after noon, nakukuha nila ako sa mga banquet function nila. So nagkaroon din ako ng chance para matrain sa front office, pero iniwan ko yung job kasi nga ang gusto ko talaga is mag-aral ulit para dagdag knowledge at maging ready ako kung sakaling papasok ako sa mga 5-star hotel or mag-work na kagad ako sa barko. So after noon, pumasok ako sa 5-star Standard College sa Bocor, Cavite at nag-take ako ng bartending at F&B services. So after nung course na yon, parang feeling ko ready na ako. Parang gusto ko na sumabot sa mga 5-star hotel sa Manila. So what I did after that course is naghanap ako ng mga agencies. So dumaan muna tayo sa agencies kasi na may nagbigay sa kanila information dati na hindi ganun kadaling pumasok sa hotel, lalo na hindi rin ako HRM. So dumirekta ako sa mga agencies. So tiyempo ng time na yun kasi may kaibigan ako na nagsabi na may opening si Jack Manpower sa may Abad Santos kung hindi ako nagkakamali. At yun, nagpunta ako doon, in-screen nila yung resume ko at agad nila akong dinispatch sa Sofitel Manila. Pagdating ko ng hotel, ang haba ng pila, and you know what guys, I cannot believe it because yung mga kasabayan ko sa interviews nang galing pa sa mga prestigioso mga universidad na kung saan nagbayad sila ng mga thousand of pesos sa school. Pero ako, isa akong business administration at nakikisiksik ako doon sa mga, you know, may mga talagang pinag-aralan doon sa HRM. Pero alam ko naman sa sarili ko na full pa ako ng time na yon. So nakapasa tayo sa tatlong interviews at na-accept tayo as an ambassador. At nakapasa tayo sa tatlong interviews at napili tayo para magsimula na kagad ng training. So, while I was on my training on the second week, I think, nagkaroon ako ng masamang balita kung saan na nawala yung tatay ko. So, nakapagpahinga ako na isang buwan dahil nga napakasakit din sa akin ng time yun at nagpaalam din talaga ako sa training. So medyo late ako natapos sa training ko bago pa ako naging isang on-call banquet waiter. So tumagal tayo sa Sofitel ng almost 1.5 years, and then after that saka ako nag-apply sa pagtrabaho sa cruise ship. So yun nga, natanggap na tayo bilang isang banquet waiter at natapos na natin yung training. Nagkaroon naman ako ng chance na magtrabaho sa Manila Hotel dahil na-offeran ako ng kaibigan ko kung gusto kong maging on-call din sa Manila Hotel. So nakatulong yun para makadagdag ng pera nung time na yun kasi hirap na hirap yung pamilya namin nung time na yun. At wala pumapasok talaga ng pera kasi nga nawala si airpod. Nung time na nagtatrabaho sa Manila Hotel, syempre malapit lang siya sa Calao. Every time na matatapos yung training ko, nagpapasa ako lagi ng resume doon sa magsaysay. At lagi na lang sinasabi sa akin na tatawagan. So, nung time na yun, napanghinaan ako
at pinagpatuloy ko lang yung trabaho ko sa hotel. Kailangan talaga guys ng pasensya. Maraming pasensya sa pag-apply sa pag-work ko. Lalo pa ngayon na nagkaroon ng pandemic. I feel sorry for those persons who got the job already pero hindi natuloy dahil nga nagkaroon tayo ng pandemya. So, sa mga aspirant dyan, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kailangan nyo lang talaga ng dasal at pagpupursige sa pag-apply sa barko. Lalo na ngayon na hindi natin alam kung ano yung next step. At ako din mismo na nakakailang kontrata na, hindi ko alam kung kailan ulit ako sasampa. Sa mga aspirant na maging seaman or seafarer na hindi naman HRM graduate, huwag kayo mawawala ng pag-asa dahil marami tayong option. So, para sa akin lang din, nare-recommend ako talaga na mag-aral muna kayo para maging ready kayo kung sakaling makapag-barko na kayo or pumasok sa hotel. So, biyero, sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe and click that notification button para sa mga susunod ko pang mga video. So, biyero, salamat! Ciao!